ito yung masasabi ko, ano, bakit yung kasalanan ng isang kamag-anak ipinapasa sa isang kamag-anak? Because I myself have been a victim of that. Na just because nagkaroon ng issue yung mga kapatid ko, ng apelido ko, pati ako nadadamay. Dapat hindi ganun tayo mag-isip mga Pilipino. Give the other relative na wala namang kinalaman doon sa kaso a chance na para ma-prove niya sarili niya. So what you're saying in effect is don't charge the father's sins to Senator Bongbong. Yes. Okay. You do have some groups saying he should apologize. Like Senator Manny Pacquiao, he said he should apologize and kung ano mang ninakaw ay isaole. Quote yun na, hindi ko to, I'm not revising the quote. Do you agree with that, Senator? Well, that's his opinion. Natawag kita ng Senator Raffy. Do you agree with that, Raffy? I'm not a senator yet. Yeah. No. May kanya-kanya tayong opinion, Karen. Maging siguro ikaw. At ako rin may opinion. So, this time, hindi magkatukma ang opinion namin ni Senator Manny Pacquiao, although guest ka rin niya ako. Para sa akin kasi, wala na sabi ko, kasalanan ng tatay. Bakit maging kasalanan ng anak? Why would he apologize for something that he didn't do nang may kagagawan ay tatay niya? Para sa akin yan, opinion ko yan. Kasi ang sabi ko sa'yo, nangyari na yan sa akin yan, ilang beses na may mga issue ang mga kapatid ko, iba't ibang mga kapatid ko. And yet, itinuturo sa akin na kasabot ako at sinasabihin din ako na mag-sorry ka, mag-isorry nyo yan, etc. etc. So sinasabi ko, why? Heck, why? Anong kinalaman ko dyan? Ba't ako mag-sorry? At ba't ko isorry yung mga kung ano ng mga issue tungkol sa mga kapatid ko? I don't have anything to do with it. Okay, but what about a recognition? You do have groups wanting the former senator to at least recognize. Well, it's up to him. Nasa kanya yon. Hindi ko siya pwedeng diktahan, Karen. Because pareho kaming kandidato din. So, bakit ko siya didiktahan na sabihin sa kanya kung anong dapat niyang gawin?